Alright guys, tamang chill-chill lang muna tayo. Okay? Wala tayong magawa ngayon, kaya relax-relax lang muna. Alright, dahil nandito tayo ngayon para mag-relax, pag-usapan natin yung nangyayari ngayon sa ating bansa. No? So, alam naman natin na maraming masyadong nagagaling-galingan, no, dahil dito sa pandemya. May mga nag-iimbestiga ng mga sinasabing mga nagnakaw ng kaba ng bayan. Pero hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, dahil sa nalalapit na yung eleksyon, ginagamit nila na isang propaganda ang virus na ito. Yung mga dating kakampi ng ating presidente, no? Nakita nyo naman. Nung nalaman nila na hindi sila yung i-endorso ng ating Pangulo, kung ano-ano ng mga baho o mga mababahong salita ang lumabas sa mga bunganga nila. No? So, kung tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayan, ay malawak yung pangunawa. Hindi tayo nakatingin dun sa tinatawag na puro pambabatikos. No? Hindi naman tayong mga rebelde. Tingnan nyo na lang si Gordon, no? Dati, puta. Dati, ang bango-bango ng Pangulo sa kanya. Kung anong mamagandang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Ngayon, puro tae na yung lumalabas sa bibig. Paano? Hindi siya sinuportahan ng Pangulo. No? Puro pagpapabango. Kain tayo baga, kain tayo. Noong unang mga taon, nagpapalakas sila. Puro papuri. Ngayon, minahanapan nila ng butas si Presidente. No? Inuugnay nilang pilit si Presidente doon sa tinatawag na overpriced daw na pagbili ng mga face shield ba yun? Face shield or face mask. No? Kung titignan natin, kung titignan natin mabuti, itong mga senador na to, ginagawa lang nilang issue yan. Gusto nilang magpabango. No? So, marami naman mga pawok, mga nagagaling-galingan din, na alam naman natin na ang hangad lang nila ay pansariling kapakanan. Mga nakikisawsaw naman. Tuwan-tuwa naman ngayon yung mga MPA. Kasi nagugulo yung gobyerno natin. Nagugulo dahil sa mga senador na nagpapabango kasi gustong tumakbo sa nitong 2022 election, no?
kung titignan natin ng lubusan, no, isipin natin. No. Ako, para sa akin, ha, para sa akin bilang isang Pilipino, bilang isang taxpayer din, no. Kung makita na may mali, dapat parusahan. Pero kung wala naman, at talagang hinahanapan lang natin ng yung pinapaikot-ikot lang natin yung istorya sa wala din naman kahinatnan, gusto lang natin magpasikat, mas mabuti pang itigil na lang natin. No? Kasi aksya lang talaga sa oras. Walang mapapala ang mga Pilipino sa kanila. No? Ito pa isa. Si bagay, may mga kanya-kanya tayong paniniwala. Tama 'yan. Pero parang awa nyo na, mga senador. Alam naman namin na napakadumi nyo. No? Walang isang politika o politiko na hindi kumuha ng pera sa kaban ng bayan. No? Walang ni isa. Alam naman namin na may mga baho kayo. No? Magtrabaho na lang kayo ng maayos para sa gobyerno. Kawawa naman kami mga Pilipino. At tuwing darating ang eleksyon, ang dami yung mga gandang salita na sinasabi. No? Pero ano? Pagtapos ng eleksyon, wala na. Lahat ng mga binitawan yung salita, naglaho ng parang bula. Para kayong bulkan. Na unti-unting kinakain ng ulap at nagtatago na. No? Pero ang bulkan, tahimik. Kayo, madada. Kayong mga senador na walang magawa. No? Kung hindi manira sa presidente.